Nasunog ang isang bus sa Candon City, Ilocos Sur. Inaalam ng mga otoridad kung sinadyang sunugin ang sasakyan. Sa Lingayan, Pangasinan na naman, isang rest house ang nasunog matapos umanong pagnakawan. Makibalita tayo kay Katrina Aquino ng GMA Dagupan. Pinagnakawan na, nasunog pa. Yan ang sinapit ng isang rest house sa barangay Poblasyon Lingayen, Pangasinan. Ang ilang gamit sa loob, halos naabo na. Ayon sa pulisya, pagnanakaw ang tanging motibo, pero... Yung mga arson investigator, may nakita doon na matches. Maring yun ang ginagamit na ilaw. Maring nung konti na po na lang at doon na nag-umpisa ng sunog. Tinatayang nasa mahigit 100,000 piso ang halaga ng mga natangay na gamit. Inaalam naman ng BFP kung magkano ang halaga ng mga nasunog na ari-arian. May natukoy na rin sospek pero hindi pa siya pinapangalanan ng mga otoridad. Inaalam naman ng BFP sa Ilocos Sur kung sinadyang pagkasunog ng bus na ito sa Candon City. Lumalabas kasi sa investigasyon na may natapo na gasolina sa loob nito. Sa ngayon, kumuha na sila ng mga bahaging nasunog para ipasuri. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng bus company tungkol sa insidente. Nasunog naman ang isang minivan sa isang subdivision sa Davao City kaninang madaling araw. Ayon sa mga bumbero, posibleng grounded ang baterya ng van kaya nasunog ito. Nasa 50,000 piso ang halaga ng nasunog. Katrina Aquino, Nagbabalita, Pilipinas.